guys. What's shit? What's up, guys? Welcome nga pala sa aking channel. At sa mga hindi nakakilala at sa mga walang paki sa vlog ko, ako nga pala si Christian Libato. So ako nga pala si Christian Libato na nagbabalik after 7 months. Bakit matagal? Busy ako. So sa episode na to, sa episode na to ay tungkol sa biyahe ko papuntang Pilipinas. Basta, panoorin nyo na lang. So I just arrived here in Baku. Wow, look at the Mickey Mouse's. Look at that. These Mickey Mouse's are so old. They're like antics or something. Ayun nga. Kala ko hindi ako makakalas kasi late na ako eh. Ang hihira. Nawala pa yung susi ko. Ngayon, papunta na ako sa sana. Gate D. So ayun nga, hindi ako nakapag video kanina kasi nga, inaantok pa ako and actually hindi ako nakatulog kasi mga kapatid ko nihaya pa ako mag-take in kagabi. Yeah, look at that. Wow, walk later even. So ay nga, dumating ang Saskatoon. Ay nga. But pagdating ang Saskatoon, may problema pa kasi yung isa kong bag is overweight ng 5 pounds. Then, pagkatapos nun, kailangan kong bawasan yung lipat sa kabila kasi para madala ko lahat ng gamit ko. So, ayun nga. Sobrang hirap kasi naiwan ko yung susi sa sakyan. Yun, sobrang hassle, man. Nakakainis. Stress na stress ako. Ngayon, buti na lang dyan yung mga kapatid ko. Tumakbo sila para kunin yung susi ko. Ay, buti na lang. Thanks, Jess, for running for me. Sabi ko, pag di ko na nabuksan yung bag ko, protect na. Hindi na ako uwi. Sabi ko na yun. Hirap siguro linisin ito. So ayun nga mga pre, halos 6 na oras ako naghintay ng next flight namin papuntang ng Korea. Wala akong ibang ginawa kundi matulog. Kitang-kita nyo naman. Ayun. Sorry, lutang na lutang ako nun. Wala akong ibang ginawa kundi matulog hanggang sa mauwi. Ang gusto ko lang nun ay matulog at magpahinga dahil syempre puyat na puyat. Sobrang hassle sa biyahe.
254. So, nakarating lang namin ng Korean International Airport. So, galing yung Vancouver. It's like 10 and a half hours from travel. Kala ko malamit pa. Ngayon, pupunta ako sa transfer ako sa ibang gate. And I'm now going to Philippines. Yeah, I'm home now. Look, oh. Ganda ng airport. Malis. Kumusta na kayo? Dala ko riyan. Narimang mong ko riyan. Ito mo ang international airport. Ang tanga. Ito nga ba second gate? Nagbulog na ako. Oh, thank you. Yeah, boy. So, yun nga. Message ko mga tropa ko ngayon. Hindi nila alam na nandito na ako sa Pilipinas eh. Kaya, yun. Message ko sila gamit ng old phone ko. So, yun nga. Message ko sila. Tapos sa messenger naman, kunyari, nasa Canada na ako. Tapos message ko, kunwari, hinihingi ko yung number nila. Tapos kunwari, nasa Canada ako. So, para pagka binigyan na nila yung number, itetext ko sila. Yung tropa ko, yung isa, si Nikolai, nag-message na. Siya pa rin nga. sabi ko, Nico, pautang 100! Sabi niya, sino to? Replyan ko. Pero siya sa kanya, sasabihin ko yung totoo. Kasi wala ko kasama. Ray, you know? Yung tapre? So, ayun na. Na, so ayun na. Natawagan man. Tumawag si Jello at si Nikolai. Nikolai di pwede. Pero, si Jello, pwede. Di pa alam ng iba kong mga barkada na doon ako. So mga around 6 babiyahe na ako. And then punta na ako ng LRT Bendia. Tapos punta ako Vito Cruz. Tapos doon kami magkikita. So ayun. Bis mo na ako. Bye. 3 hours later. Kumusta pre? Vlog ako eh. Tangina, man. Kumusta pre?
Reckless sa akin yung tropa. Buti yung gataon, wala kang titi ko. Sarap maglakad dito. Doon wala nga tao-tao. Wala, man, mga ganito. Ganitong gabi. Ungutya, maririnig mo mga ano eh, kuru, kuru. Mga ganun maririnig mo doon. Sa city na yon. Sa city naman, ano, medyo maingi din kasi lang nakakatakot mga pana doon. Pero wala eh, ganun gusto na chill life. Kasi wala naman silang minabayaran. Wala silang tax. Talaga? Nakasahan nila yun? Oo. Ay ano yun? Di ba legal na sa inyo? Ay oo! Basta? Legal na yun. Ha? Nabili yun sa inyo? Ay oo! Pero dapat legit yung store na pagbibilan mo. Meaning? Meaning ano? Ito plano? Oo. Oh. Diretso ka. Ito mo yung plato, di ba? Saan? Saan? Wag na nga, pero picture tayo. Kailangan tumating.